Hello and welcome uli sa Ahing Kusina. Gagawa tayo ngayon ng ube flan cake. And here are the following ingredients. 1 3/4 cups of plain flour or all-purpose flour. 1 1/2 cup of granulated sugar. 1 1/2 cup of oil. 3 1/4 cup of milk. 2 eggs. 2 tablespoons of vanilla flavoring. 1 1/2 teaspoon of bicarbonate of soda, 1 1/2 teaspoon of baking powder, 1 teaspoon of salt. Para naman sa ating flan, meron tayong 1 big can of evaporated milk, 1 big can of condensed milk, 2 whole eggs, 2 teaspoon of vanilla, 2 egg yolks, 180 grams of cream cheese. And para sa ating arnibal, meron tayong 3/4 cups of sugar. Pwede niyong lagyan ng 1 tablespoon of water. So ang lahat ng ingredients at exact measurements, makikita niyo ang link sa description box. Paki-check na lang. Ang ating first step, dito sa isang small pan, magpapa-arnibal lang tayo ng sugar. So make sure na mahina lang yung apoy niyo para hindi masusunog. Ang ating next step, while waiting sa ating arnibal, mag-grease lang tayo ng oil dito sa ating bond pan. So, make sure na covered lahat. At kailanganin din natin ng isang malaking roasting tin. Kasi pababaran natin ng tubig itong ating bond pan. Habang hinihintay natin yung arnibal, so, gawin na natin yung cake mixture. So, itong all-purpose flour, nasip ko na ito. Sama na natin yung salt, bicarbonate of soda, baking powder. Haluin lang natin. Then, sama na rin natin yung sugar. We'll mix it well. Yeah, well mix na yung ating dry ingredients. So, maglagay lang tayo ng well sa gitna. Then, lagay na natin yung liquid ingredients, yung egg, yung ating oil, yung ating milk, at yung ating ube flavoring. So, tama-tama yung isang bote nitong McCormick ang brand. Then, using a hand mixer, i-mix lang natin to. Pagka ganitong smooth and lump-free na ang ating butter, pwede na ito. Set aside lang natin. So, okay na arnibal natin. Pwede na natin ilagay dito. Yan. So, scattered lang natin. And then, we'll set this aside. Ang ating next step, ilagay na natin yung ating evaporated milk. Yung whole eggs, yung egg yolks, yung ating condensed, yung ating vanilla, mga 2 teaspoon. Then, using a wire whisk or hand mixer, i-mix natin ito. Then,
Isama na natin yung ating cream cheese. Yan, para extra creamy yung ating flan. Pag well mixed na, pwede na ito. Proceed tayo sa next step. Then, i-transfer na natin yung cake batter dito sa ating pan. Okay. This one is ready. We'll set this aside. Mag-proceed tayo sa next step. Ang ating next step, nakalimutan kong sabihin kanina, bago natin ginawa yung ating flan mixture, nag-preheat na ako ng oven sa 175 degrees Celsius or 350 degrees Fahrenheit. So, yung ating flan mixture, ilagay natin dito on top. Distribute natin. And then, nagpainit ako ng water, ilalagay natin dito sa ating tray. Hanggang about 1 inch ang deep. Then, kuha tayo ng foil. Kukuberan natin itong pan natin. Bunt pan. Okay. Then, ibe-bake natin to for 1 hour on preheated oven. After 1 hour, tanggalin lang natin itong foil sa ibabaw. Then, ibalik natin sa oven at lagyan natin for another 10 minutes. After 1 hour and 10 minutes, eto na yung ating cake. So, firm na yung ibabaw. Palalamigin lang natin to completely bago tayo mag-proceed sa ating next step. Eto yung ating cake na pinalamig na. So, yung gilid niyan medyo loosen up niya kasi nag-oil naman tayo. So, itong platter, itaob lang natin. So, medyo ingat lang kasi dati nangyari, tumapunto. Ayan. Good. Medyo taktakin lang natin. Ayan. So, ayan. So, hiwain natin. Eto na ang ating ube flan cake. So sana magustuhan nyo itong recipe na ito and share it with your friends. Hanggang sa susunod kong video, magkita-kita ulit tayo. Salamat! Bye!